Sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng mag-asawang nag-viral dahil sa pagkompronta nila at kanilang mga bodyguard sa grupo ng mga traffic enforcer. Pero walang kinalaman ng raid sa naturang insidente kundi sa umano'y mga illegal na armas na pagmamay-ari daw ng dalawa. May news to go si Emil Sumangil. Emil. Howie, maganda umate. Dalawang two-story residential property sa loob ng eksklusibo pagkalyan at bilis sa Makati at pinitikat ang third quarter na pangamperusa. Katsinal Fed, it's a unit ng BLTNPRPO. Nakapangalan ang pangamperusa ng Makati City Regional Transport kay Arnold Anto Padilla. Howie, si Padilla ay naging laman ng balita nito nakalipas na mga araw matapos mag-viral ang kuha ng CCTV video kung saan makikitang bumaba ang mag-asawa at ilan nilang bodyguard mula sa mamahali nilang sasakyan at kinumprota ang isang grupo ng mga traffic enforcer. Pero ang third warrant, wala akong kinalaman ng kaso nito. Ang subject ng third warrant ay para sa mga armas na sinasabi illegal na pagmamay-ari ng mag-asawang Padilla sa pakanakuhang ebidensya na pulisya, isang pistola at isang shotgun na umano'y itirestado ang na-recover sa raid habang dalawa pang granada at nakuha naman sa pantry section ng bahay ng subject na si Pinoong Padilla. Sa kahuli po niya ang mga sandali habang pinasagawa ang raid, tumaas ang presyon ni Padilla at nag-request ng medical assistant kaya napatungo doon ang doktor sa PNP. Hindi siya isinakay sa mobile ng pulika kung hindi sa ambulansya ng pulika para tugod sa hospital nung matapos na ang mga pulis sa pag-aresto. Dumating na rin ang abogado ni Pinoong Padilla na si Attorney Raymond Fortune. Ayon sa kanila, hindi sa kanilang kliyente ang mga granada at baril at daraw silang patunayan dito sa korte. Pero ito mga CCTV sa loob ang bahay ng mga Padilla na posibleng magbigay patunay na tinanim lamang ang mga ebidensya. Howie. Okay, Emil, dito sa aking lead-in, ano, sinabi ko rito, walang kinalaman ng raid doon sa insidente kung saan sila naging medyo pamoso. Ano? So, this was ang kiniklaim ng pulis ngayon ay this is a complete coincidence na lumipas lang yung ilang araw ay nagka-raid doon sa kanilang bahay. Yes, ang lumalapang, Howie, ayon sa patayang na ating pinagawa kay Regional Director NTRPO Police Director General Guillermo Eliazar, bago pa man magganap ang insidente na nakuha ng CCTV ukol sa sinasabing naging pananakit di umano ng magkalipin na sinapadilla at itong binibining patol at ilan nilang bodyguard sa ilang kawani ng Traffic Forces Group ng Makati City Hall ay sinusurveillance na nila. At ang term na ginamit ni General Eliazar ay patuloy na nilang in-case build-up itong si Arnold Padilla dahil sa kalimantan ng reklamo kanilang natatanggap na ipinararapat di umano sa pagkalyanet sa Village Housing Association. Sa kanila itong tala, takto pong reklamo na itinahan sa barangay pagkalyanet ang kanilang natatanggap at ang ipinarating na tupong ng mga kapitbahay, mga patutir, dahil sa di pumanoy reklamo ng pagwawala, pagpukulo, paglalabas ng baril, at kung ano-ano pa. Awi. Okay, maraming salamat, Emil Sumangil.